Okay, so let's have the next part of our discussion, which is factoring general binomial. Ax squared plus bx plus c, where a is not equal to 1. So factor completely po x squared plus 7x plus 6. So same lang din yung step na gagawin natin. So first is identify yung a, yung b, and then yung c. So ngayon natin dito ay 2. Ang b ay 7, ang c ay 6. That is step number 1. For step number 2, we just need to multiply your a, c. So your a here is 2 times your c, which is 6. So you have here 12. For step number 3, kailangan mo natin umisip ang dalawang number. Pag pinag-multiply natin, lalabas ay positive 12. But when you add, the result is 7. So para mas organized, ilagay natin sa table. Sa kaliwa is yung AC, yung product. And sa kanan is yung sum, which is 7. So lagay natin dito sa kaliwa lahat ng numbers na ginagamit natin pa-multiply to get a product of 12. So 1 times 12, it can be 2 times 6, it can be 3 times 4. So lahat yan na ginagamit natin para makakuha ng sagot na 12 pag nag-multiply. Pero ang question dito, alin sa tatlong pares na yan ang may sum na 7? So let's try to check. 1 plus 12, 13. 2 plus 6, 8. 3 plus 4, 7. So kukunin natin yung 3 and 4 as the correct factor. Kasi ang requirement, kailangan ang sum niya ay 7. Now, step number 4, kuhanin yung original given. And then, kung ano man yung middle term natin, paghihiwalayin natin gamit yung nakuha natin sa step number 3. So we have here 2x squared plus 3x plus 4x plus 6. So pinaghiwalay ko yung 7x gamit ang nakuha natin sa step number 3. So, ang step number 5 natin is i-factor yung nakuha natin by grouping sa step number 4. Dahil apat na yan, posible na ang factoring by grouping. So sa first group, ang common factor lang naman ay x. Wala nang iba. So close. 2x squared divided by x, it's 2x. Positive 3x divided by x, it's positive 3. Sa kabila, positive 4x plus 6, ang common factor lang nila sa number, which is 2. Sa variable, wala naman tayo may ilalabas. So close. 4x divided by 2, it's 2x. Positive 6 divided by 2, it's positive 3. Ngayon, since factoring by grouping ito, may common binomial factor tayo nakikita, ilalabas natin siya. So you have here 2x plus 3, and then may matitirang x plus 2 doon sa loob. So this will be our final answer. Now, we can check whether our answer is correct. So, I'll multiply this 2x and then 2. So, 4x. 3 times x is 3x. When you add these two numbers or two terms, it must be the same with the middle term. So, 4x plus 3x is 7x. Dahil nagtugma yung nasa checking natin at nandun sa may middle term sa given, we got the correct answer.